Okay, so what's up guys? For this video update ko lang kayo dito sa character natin na F2P. Ito guys, pure F2P to guys. As in wala tayong ginastos kahit piso. Kasi lahat ng kinikita nating asterite dito o lahat ng nakukuha nating asterite is kino-convert natin to PHP. So wala tayong pinapasok sa game, okay? Kasi yung iba, kumikita silang asterite din, kino-convert nila ng pang top up dito sa game. Okay, pero tayo hindi tayo ganun. Okay, so dalawang klase yung F2P kasi dito. Pero bago tayo magpatuloy dun guys, sa pag-update sa inyo sa mga nangyari o sa mga progress ng character na F2P, gusto ko muna magbigay ng big credits dito sa YouTube channel na to kay Void Blank. Sobrang solid ng mga content niya, as in detailed talaga. So kung gusto niyo makakita ng quality content, using yung English content, better to check it guys kasi sobrang solid nung channel niya. Okay, so nagsisimula pa lang na YouTuber yan pero sobrang parang ano yata, every week 2 video yung nilalabas niya kasi minimake sure niya na detailed talaga yung nilalabas niya and also quality. Okay, so kudos kay Void Blank. Into another episode of our Codex Entry series, and today we'll be learning all about favor in Ni no Kuni Crossroads. So what is favor? Favor is a new system implemented in Ni no Kuni Crossroads along with the newest event, the cooking competition. And thank you din pala sa pag-help. So yun. Then syempre gusto mo na i-shoutout yung napangad ako anak, syempre Zoe Espinosa, at yung napangadong asawa ni Sunshine Espinosa. Okay, proceed tayo guys. Short ano lang to, short update para makita nyo yung mga progress dito sa character na F2P. So even yung Territe Aroma, hindi ko binili yun guys. Gamit yung Asterite, hindi ko binili yun. Okay, pwede ko naman siyang kunin definitely pero hindi ko siya kinuha para lang mapanindigan yung pure F2P content natin. Okay, nasa conditional perks yun, daily Territe Aroma, 249 pesos is worth it to kasi 28 days ka lang naman na merong Territe Buff na 200% and daily ka makakuha ng dalawang Territe Aroma. Okay? So wala nang pagtatalo dito, isa to sa pinaka worth it bilhin. Gamit yung kinita nyong Asterite, pwede kayong kumuha ng portion doon, then bilhin nyo dito. Doesn't matter. In my case kasi, pure F2P yung content natin kaya hindi ko siya kinukuha. Pero kung sakali siguro merong mag sponsor, so why not, 'di ba? So i-grab natin yung opportunity kung sakali may mag-sponsor sa atin ng Territe Aroma. Okay, then daily premium, daily adventure, check and pass, okay, so etcetera. So yun yung mga bundles diyan. Hindi na natin titingnan yan kasi wala naman tayong binili diyan kahit ano. So, ano ba mga progress natin? Tumaas yung CP natin kasi yung weapons natin is na-high awaken natin. Also, yung ring ko, na-awaken to ko na rin. Before kasi without awaken yan. Ito, na-awaken 7 ko na and awaken 6. So, bakit awaken 7 and awaken 6? Mas probably awaken 10 na dapat lahat yan. Tumumal ako mag-field boss, literal. As in, sa isang araw, isang beses lang ako nakaka-attend. So bakit pinipili kong matulog guys ng alas 5? Dati kasi tumatayo talaga ako ng mga first month pero ngayon nung nung 1 month mahigit na hindi ko na siya tinatayuan, as in nahihirapan akong tayuan kasi ang sarap matulog kapag alas 5 ng madaling araw. So yun yung pinaka reason. So mapapansin niyo dito sa battlefields, then sa rankings, before kasi nasa rank 30 tayo dito sa battle, then sa defeat boss, nasa rank 30 tayo ngayon, rank 85 na. So kung ibibase mo sa rank 30 ngayon, ang eliminate niya na boss is 2,400. So nabibehind na tayo ng mga 600 bosses kill. Okay, so dapat nandito tayo sa mga top 30 before. So medyo naglaylo tayo sa field boss pero kung gusto niyo maging competitive talaga, huwag kayong maglalaylo sa field boss kasi isa 'yun sa pinakaimportante. Okay, doon rin kayo kukuha ng pang-upgrade ng mga materials nyo. In my case naman kasi ito na lang i-ups ko tapos papalo na kay Jabir. Di naman ako madalas pumalo kay Jabir. Bakit?
Hindi kasi ako maraming terite. Wala akong ganong terite. So, kada isang palo 100, minamaximize ko yung paggamit ng terite para mag-progress pa rin yung character nang hindi sobrang bagal. Okay? So, ganun yung ginagawa ko. Tapos, ano pa bang mga bago? Tumaas din yung CP natin dahil sa event, which is itong cooking competition. Meron tong relic skill na magbibigay sa'yo. Minax ko dito is yung attack, yung depth increase, and yung HP increase. Pero mamamax mo naman lahat to in the long run. Bago matapos yung event, mamamax mo lahat yan. Pero I suggest i-pryo nyo to. Increase super success rate by 10% when cooking a dish. Okay? So, mas maganda, mamax nyo para mas madalas kayo maha-cook ng special food o yung super success na tinatawag na. Okay? Then, ano pa bang mga bago sa ano natin? Hindi pa siya totally max HP kasi sa record natin, meron pa akong pwedeng kunin sa Vistas. I-open ko pa lang ito mamaya kasi level 81 na ako. Dapat level 80 ma-unlock ko na itong Witchwood, I think. And yung chess, kukunin ko rin yung sa Witchwood. Okay? So, dagdag CP na naman yan. When it comes to... tignan natin lahat, guys. Sa power up, dito sa Higlidis, okay. Dito guys, mataas na yung level 141. Ang dagdag niya na CP is 18,240. So, kung nagtatanong kayo, paano ko siya napataas ng sobra, eh madalang akong pumalo. Simply because, nagkakrap ako madalas ng start 3 na puzzle. Okay, saan galing yun? Galing yun sa field boss, itong mga to, kinakrap ko itong mga to guys, medyo masakit nga lang sa gold. Pero worth it naman kasi kapag tumaas yung level ng Higlidis mo is tataas din yung stats, okay? Ikakrap ko to star 3, then star 3 to star 4, syempre, hindi malabong mabasagan ka. Pag nabasagan ka, clover leap yun, which is pang-upgrade mo ng Higlidis. So ganun yung ginagawa ko. Hindi ako nasasayangan na nagkakrap ng ganyan. Pero kung wala kayong gold, huwag kayong mag-crap na mag-crap. Mahirap naman yung maubusan kayo ng gold, okay? Almost ano na rin pala tayo. Almost curse item lahat. Ito na lang naiiwan. Itong Abyss Crystal, hindi ko pa ina-upgrade totally. So, nag-iipon pa ako ng terite kasi sagad yung terite natin. Okay? Ito yung max HP natin, pero yung max stats natin, yung max pag naka-attack build tayo, is itong water. So, itong water, pag titignan natin yan, 37,060. Hindi pa pala natin max attack ko to, kasi 37,000. Parang 38,000 yata. Gawin natin, kasi naka-equip yung boy dito, guys. Bakit naka-equip yung boy? Kasi nga, dun sa Witch Kitchen, merong additional damage tayo kapag naka-equip yung boy. So, gagawin natin sa familiars, tapos auto-equip natin. I-equip natin yung toko kasi naka-max enhancement yun. So, makikita natin yung max stats natin kapag ganyan yung ano natin. Yung naka-ano? Suryu, toko, then naka-dinoceros. Kasi ano to eh? Level 3, level. Enhanced 300 tong mga to. Okay? So, ito 300. 300 din tong toko. 300 tong dinoceros. So, mas mataas yung bigay niyang stats kesa yung Awaken 6 na boy yung naka-equip. So, kapag pupunta tayo dito sa stats, makikita natin yung max stats natin. 37,914 lang pala. Okay, ito na yung max attack natin, I think. 37,914. Yung depth natin medyo mababa, 31,563. Kasi nga, focus ano tayo eh. Focus tayo sa attack, kaya nagkaganyan. Ano tayo eh, DPS engineer yung build natin. Check ko nga lang saglit. Sa deck, okay, yun na yung max attack natin, guys. Then, nagkaroon din pala tayo ng ano, guys, ng pet. Kasi, libre lang naman yan. Hindi pa tayo siniswerte sa 4-star. Kapag nakaswerte tayo sa 4-star, mas tataas na naman yung CP natin. Okay, so balik natin dun sa main, ano natin, yung pinaka-max CP natin. Tapos, when it comes to ano naman, mount, decoration, syempre, meron na tayo mga na-crap. Okay. Ito mga na-crap natin, no? 5-star, 2-5. Ito, nakuha ko pala to. Doon sa event din, nakuha ko to.
yung random na binibigay, pwede ka makuha 3 star, 4 star, 5 star, and 6 star. Swerte tayo nakakuha tayo ng 5 star na ice cream patch. Then ito mga to, nakrap ko na lang tong mga to. Kinukuha ko kasi to sa, sinisingit ko siya sa conquest and also sa, anong tawag doon? Dimensional. So nakakakuha din ako doon. Meron tayong pwedeng i-crap dito. Ang pinakamahirap kasi makuha dito is ito. Itong dal. Itong ini-equip dito. It's either crit, attack. Okay, yun yung mga pwede mong equip dyan. Ang hirap i-crap ng mga yun. So, ano pa bang progress natin? Sa familiars. Wala naman tayong bago sa familiars. Bukod sa nakakuha ko ng firelinks, hindi ko naman ginagamit. Ang ginagamit ko pa rin yung main familiars ko, itong tatlo, enhanced 300 na lahat. Then ginamit ko na yung might kasi maganda rin yung might sa familiar arena. So, yun, 120 na yung enhance niya. Okay, so yun yung progress natin dito sa account natin. So yun guys, gagawa pa tayo ng maraming tutorial sa NNK. At medyo na busy lang ako nito mga nakarang araw kasi may mga ginawa ako. So, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, subscribe na kayo kasi marami pa tayong upcoming Ninokanikan contents. At tingin ko hanggang dito na lang.